boss. Kamusta po ulit kayong lahat dyan, mga boss? Sana okay lang po kayo lahat dyan, mga boss. May panibagong i-share na naman po akong video sa inyo, mga boss. Isinabay ko lang po ito gawa ng may nagpagawa sa akin, mga boss. Gagawa po tayo ngayon ng idolize, mga boss, na katulad nito, mga boss. Naisip ko na lang rin po na gawin tong video na to para kahit pa paano ma-share ko po sa inyo kung paano ko po binubuo tong ganito. Yun, mga boss, gagamitan lang po natin siya, mga boss, ng to natural, itong sabli lanyard, mga boss, idolized lanyard o ano tawag, basta lanyard po to yan, gagamitan natin ito. Itong lock na nabili ko dyan sa Odeon. Kalimutan ko ang tawag dito. Basta ito, mga boss. Basta ito pong, ito po yung mail rematch, mga boss. Yung may kaya siya tinawag na mail, mga boss. Gawa nga ng ayan, may tulis siya. Ito naman po yung female rematch, mga boss. Yung may butas na yan, mga boss. Ayan po yung magiging lock ng lanyard, mga boss, yung itutusok natin na ganyan. Of course, kailangan rin natin ito, mga boss, yung parang panusok, pambutas mamaya, lagayan ng remache. Ayan. Pwede rin namang soldering iron, mga boss, kung wala kayo. At ano pa ba? Molder. Boss, mabigat kasi ito eh. Ayan. Ito yung mag-ano sa remache. Kung wala naman kayong... Kung wala naman kayong molder, mga boss, pwede na mga gumamit na ito. Ayan. Ayan, mga boss. Yun lamang po. Ituturo ko po sa inyo mamaya step by step mula sa paggawa ng template hanggang sa mabuo po natin yan, mga boss. Kaya standby lang po kayo. Sana tapusin nyo po itong video na to, mga boss. Kasi madali lang po ito at matututunan ito. Panigurado, mga boss. At yun, mga boss, tara na po, punta na po tayo sa Photoshop. Ito, mga boss, andito po ngayon tayo sa Photoshop at papakita ko lang po sa inyo kung paano po yung setup ko na template sa paggawa ng template. So, mga boss, ito po, kanimitang size po ng lanyard natin is 1 lang po yan yung kapal niya. 1 lang po ang lanyard talaga, mga boss. Pero ang ginagawa ko po ay, ito po, ginagawa ko pong kapal niya ay 1.1 at 36 po yung haba niya. Yan po ang ginagawa ko, limitan. Gawa po ng para may pasobra. Kumbaga yung bleeding. Kaya naglalagay ako ng 0.1 para sa allowance. Kasi minsan, pag nilalatag nyo na po sa heat press, mga boss, gumagalaw po siya. Kaya minsan, yung iba, pag sinakto lang nila ng 1 inches yung print nilang design, minsan hindi tumatama, minsan may hindi napiprintan. Yun, mga boss, kaya ang ginagawa ko, naglalagay ako ng allowance kahit 0.1. Para ang tendency nyo, pag gumalaw konti, okay pa din kasi may design pa rin yung gagalawan niya. Ayan, mga boss, proceed po tayo rito, mga boss. Ito pong sukat na to is 1.1 by 36 inches. And ito po, napapansin nyo po itong parang margin dito. Ito po yung parang ano niya. Tutupian. Yan, kabilang dulo na yan. Diyan na po magtutupi, mga boss. Ang sukat po nito is 3 inches. At ito naman po, 1.5 inches. Bali, may guwit po dito, mga boss. Ito po yung pinaka-sentro niya. Sentro mula dito hanggang dito. Yan po yung sentro niya, mga boss. Bali, ito na po yung part na sa leeg. Yung sabitan. Yan, mga boss. Parang ganito, mga boss. Pag nilagyan nyo po sa design nyo, yan. Ganyan na po yung mga kalabasan niya. Ayan, mga boss, pag na-ano nyo na po dyan, pag na-transfer nyo na po dyan, eh, pag na okay na po yung design nyo dyan, punta na po kayo rito sa ilipat, pwede nyo na po siyang ilipat dito sa, yan. Size naman po nito is, ito po yung sukat ng lanyard sublimation paper. Sukat po nito ay 39 inches by 8 inches. Yan po, mga boss, pwede nyo na po siyang i-transfer dyan para pag ready to print na po, yan. Ang ganito, mga boss, drag and drop lang po rito. Ayan. Yan, kung ilang piraso po, kalimitan po kasi ang kasya po rito is 5. 5 salib na po yun. Copy-copy nyo lang po. Puo po kayo ng 5 dyan. Yan, mga boss. Yan, 5. Yan, 5. Pero ang order lang kasi ni customer is 3. Kaya 3 lang ipiprint sa akin itong 2. Bali, gagawin ko lang yun ng ibang design. Yan, mga boss. Yan, ready to print na po isa. Na pala, mga boss, ha, meron pa rin tayong kailangan i-print para sa laylayan. Parang yan sa laylayan tulad nito, mga boss. Dito yun eh, keyless template. Yan, mga boss, sa laylayan nyo naman. Ang haba lang nito, kabuang haba nito, mga boss, is 5 inches lang.
sabay kinuha ko lang yung hindi mo pinakagitna. Yan. Kailan settings ko nga boss, yung setup niyo. Una dito mula rito, kuha ko 1.5. Tapos mula rito naman sa dulo, kukuha po ako ng 2. So dito ko na ilalagay yung logo. Kasi minsan di ba yung design po ganyan. Parang sarili lang niya mga boss. Makikita niyo mamaya kung kapag nabuo ko na. Yun. Sana nasusundan niyo ako mga boss. Ha? Yan, ipiprintin po natin yan mga boss. Ayan, 1.1 din po yan mga boss. Parehas lang po yan. Yan. Pwede nyo na rin siyang i-transfer to mga boss. Total. Ano lang naman eh. Tatlo lang naman yung in-order ni customer. Pwede nyo rin siya rito. Para hindi sayang yung ibang papel. Yan mga boss. Ganyan lang mga boss. Try ko nga dito mga boss yung boss. Basta ganyan lang siya mga boss. Okay, ready to print tayo mga boss. Pwede nyo siyang i-print. Although may sayang. Pero okay lang para may video pa rin tayong ma-share sa ano sa mga ano natin. Musuporta. Yan mga boss. Print nyo lang po. Control P. May print settings. Medyo mabagal lang mga boss. Ah. Yan, sublimation. Saan yan mga boss? Presets. Gumawa na kasi ako para rektahan na agad. Lanyard. Yan, mga options. Lanyard. Lanyard. Lagi naka-mirror mga boss kapag naka-sublimation. Yan mga boss. Kailangan pa na yun ako pa tayo. Mga boss. Pag ganyan mga boss, pag-uwi nyo lang. Cancel nyo muna. Kasi baka magkaroon kayo ng problema sa ano eh. Change nyo lang yung ano nito, yung pinaka-canvas. Yan. Pagpalitin nyo na lang. Dito nyo yung 39. Dito nyo yung 8. Para magpatayo siya mga boss. Kasi, may ano nyo na lang. Dali lang, iikot nyo naman yun mga boss. Kamisama ko. Wala naman yun eh. Yan, print nyo ulit mga boss. Ganun lang. Boss, dito print, sabi print na lang Photoshop. Print ko lang mga boss. Boss, una sa lahat, puto lang tayo nito mga boss ng lanyard. Ayan mga boss, pwede na. Patahin nyo na eh. Paso pa kayo. Ayan. After nyan mga boss, medyo painitin na natin. Ang settings nga po pala natin na ito mga boss is pareho lang dun sa ginawa kong kilis. 220 yung init. At 45 naman yung oras mga boss. Yan, sakto yan para sa akin mga boss. Kaya yung settings ko. Antay lang natin yung minute mga boss. Yo mga boss, mainit na siya at nasa 220 na rin siya. Mainit mga boss. Tara mga boss, pre-press na po natin siya mga boss. Yo mga boss, kailangan natin itong i-pre-press kahit 20 seconds lang mga boss para kahit pa paano mag-flat siya ng ayos.
hindi siya yung parang sa pag demo to pre-press mga boss, parang basta hindi siya ma-flat, at pag nilagay mo siya sa design hindi siya ganun ka ganda. Minsan magkakalat yung ink, kaya kailangan mga boss pinipre-press siya para ma-flat siya na maayos. At yun, kapit na kapit yung ink sa kanya. Kahit mga 20 seconds lang mga boss, pwede na yun. Simulan natin. Ingat lang mga boss ha, kasi mainit talaga siya. Ngayon nga, pinapawisan na ako eh. Talagang ano siya mga boss, mainit. Sabay na natin itong maliliit para ano, isaan lang sila. After niya mga boss, lagay na natin siya sa design. Panoorin niyo na lang mga boss. Transfer na po natin yung design. At yun mga boss, ready to press na nga po pala siya mga boss. At ang pag-press po mga boss ay kailangan nakatao po pa nga boss ha. Nakaibabaw po yung papel. Yan mga boss. Kailangan pa ganyan po siya mga boss para po tumapat. Kasi yung iba po ginagawa, pabaliktad eh. Kumbaga nakaganyan. Kaya ang tendency, hindi kinakain ng lanyard yung ink. Kaya sabi nila, ba't gano'n? Labo. Yan mga boss, press na po natin. 220 yung init, 45 seconds mga boss. Yan, ready na mga boss. Let's go! Ano nga boss, kitang kita naman na ang ganda yung pagkakadali. Ano nga boss, tara bawi na natin siya mga boss para mapakita na natin ng maayos. At yun mga boss, tuturo ko po sa inyo kung paano po yung pagbuo nito mga boss. Yan mga boss. Mula po dito sa yung lock nila niya, yan. To, pares po yan mga boss ah. Pares po yan. Ito pong parang pinido. Ito po yung sa mahaba. Ito po yung dito sa mahaba. Ito po yung harap. Ganito lang po yung kasimple mga boss. Yan. Ito po, mula dyan, isusok-sok nyo lang po mga boss. Paganyan. Isusok-sok nyo lang po paganto mga boss. Yan. Pantay lang natin yung logo mga boss. Yan. Hindi ko lang alam kung standard po itong ginagawa ko mga boss ha. Yan. Okay na mga boss yan. Tapos meron din kayo ditong yan.
Ayan mga boss, yung male na remache mga boss. Tsaka female, meron yan mga boss. Ito mga boss, yung female. Ayan. Lagay nyo mga boss, bubutasan nyo lang dito. Pinakaharap. Pwede nyo pambutas is ano. Soldering iron, pero meron naman ako nung kaso ano, mas pinili ko na to parang ice pick siya, pinatalas lang para mabilis mga boss, hindi na tayo magpapainit o maiwasan pa natin yung pagkapasok mga boss. Yan mga boss, di ko alam kung standard yung ginagawa ko, pero ano lang naman, idea lang naman din to. Ah, mga boss, puputasan na natin. Tanda lang mga boss, ha, baka matusok naman kayo na ito. Mararamdaman nyo naman yan pag nakakapana ng ano nyo. Yun. Pag nakakapana ng kamay nyo na may tumutusok na. Yan mga boss, pag okay na, tsaka nyo ipasok yung female. Female na match eh. Dumulas pa. Okay na, dumulas pa mga boss. Pasmado kasi ka. Pasmado kasi yung kamay ko eh. Malapit ka mga boss para makita nyo. Simple lang naman ito eh. Hindi male rematch eh. Male rematch eh pala. Sa. Tsaka nyo ipapasok tong female. Ay, male. Ay, female, tama. Putik, ang gulo ko. Ayan na. Ayan. Pag may tumunog, pwede na yan, mga boss. I-ano nyo na lang yan. I-molder yung... May molder ako, mamaya papakita ko sa inyo. Ito mga boss yung molder ko. Pero sa mga walang molder mga boss, pwede naman to. Igaganto nyo lang. Pero tatakpan nyo ng tela mga boss. Ha? Tatakpan nyo ng tela to para hindi masira to magasgasan. Yan. Ipitin nyo lang. Pag tumunog, okay na yun. Pero may molder naman ako. Kaya molder natin para isang bagsak. Huwag yung masapang gigil mga boss. Konti lang. Ayan mga boss. Okay na. Pinakabuntot naman. Ito naman mga boss, yung pinakabuntot tsaka yung sabitan. Sabitan ng ano, magiging ID. Ayan, simple lang mga boss. Pasok nyo lang. Nasa inyo na naman yan mga boss eh, kung paano nyo didiscard yan. Madali lang naman siya. Malalaman nyo na rin siya pag natry nyo na. Ako, ganun lang rin ako eh. Inaral ko lang rin yung nakita ko sa... Yung nakita ko sa ano... Yung ID namin dati sa school. Yan nga, boss, oh. Rematchean nyo na uli mga boss. Yan. Butasin nyo na ulit mga boss. Pasok nyo itong male, female, yan, see, tsaka nyo na yung molder ulit, yan mga boss, meron ka ng ID list.
Sangkap pa. O mga boss. Idealist na siya mga boss. At yun na nga mga boss, natapos na naman po ang isa nating video sharing mga boss. Sana naman po mga boss, meron po kayong natutunan na kahit konti o napulot na tip sa ginawa nating video mga boss. At hanggang dito na lang po to mga boss, yung video na to. Sa susunod po, sana nandyan pa rin po kayo na nakaantabay pa rin po kayo sa gagawin nating video. At tandang sumuporta, manood sa mga sinishare ko sa inyo mga boss. Yung mga boss, kung medyo nasiya nga naman po, natuto ka dito sa sinishare kong video mga boss. Sana naman po, pakisubscribe at pakilike, pakishare na lang rin po ng video na to mga boss para rin sa iba na hindi maabot na itong video na to ay makarating sa kanila. At yun mga boss, hanggang dito na lamang. Ingat palagi, stay safe at God bless. Peace.